Sa kabila ng mga hinarap na hamon, may isang taong may tuturing na susi ng GMA Network sa mga natamo nitong tagumpay. Si Attorney Felipe L. Gozon o mas kilala bilang FLG. Kaya sa kanyang pagre-retiro, atin pong balikan ang kanyang makulay na buhay at puso para sa kapwa na naging daan para maitaguyod ang Kapuso Network. Nakatutok si Mariz Umali. Mula sa pagiging maliit na radio station, hanggang sa maging full-fledged TV station, at mula sa rainbow satellite, naging Kapuso ng bawat Pilipino. Kapuso, anumang kulay ng buhay. At ngayon, ang GMA ang kinikilalang nangunguna, pinakamalaki, pinakapinagkakatiwalaan, at most awarded multimedia network sa Pilipinas. Hindi ito magiging posible kung wala ang tatlong importanteng letra. Yan ay ang FLG. Ang initials ni Felipe Lapus Gozon, ang chairman at outgoing chief executive officer ng GMA Network Incorporated. Sinong mag-aakalang ang batang ito mula sa Malabon magiging isang higante sa industriya ng broadcast media? 1974 nang kanyang bilhin ang isang naghihingalong TV station mula kay Bob Stewart, kasama ng kanyang partners na sina Gilberto Duavit Sr. at Menardo Jimenez. Taong 2000 nang pormal na maging CEO ng GMA si Gozon. At sa ilalim ng kanyang pamumuno, nalikha ang ilan sa pinakamalaki, pinakatumatak at pinaka-top rating na programa sa kasaysayan ng Philippine Television. Gayon din ang mga pinaka-award-winning newscasts at public affairs programs. Kabilang dyan ang apat na prestihyosong George Peabody Awards na tanging GMA pa lamang ang ginagawaran sa Pilipinas. When I took the helm of the GMA in 2000, we were a far second among the Philippine TV stations. So I dreamed of making GMA number one and rallied my team to work harder than ever before. The rest is history. Sa ilalim ng kanyang liderato, pinalaki at pinalawak ang naabot ng GMA sa lahat ng panig ng bansa, pati na abroad, at sa internet at social media. Sa dunong at talent ng ating mga tao ay nararating natin kung saan tayo nahandoon ngayon. Walang ibang dahilan yan kung hindi yung mga taong bumubuo ng pamilya ng GMA. Sa pagiging number one, ang mas malaking hamon para kay FLG. To do even better than what we have been doing before. And that is to provide the kind of superior, responsible entertainment that we have to the public. And more importantly, to provide objective, unbiased, walang pinoprotektahan, walang kinikilingan na pagbabalita sa buong bansa. Sa kanyang pamumuno, nadala niya ang GMA Network sa iba't ibang tagumpay at naitawid din sa iba't ibang hamon. At ang kanyang laging sandigan, stand for truth. Integrity and truth are what we live for in the media industry. We are committed to truth above all else. Sa pag-anunsyo ni FLG ng kanyang pagre-retiro, hahalili sa kanya bilang CEO ng Kapuso Network ang kasalukuyang GMA President at Chief Operating Officer na si Gilberto R. Duavit Jr. Magsisilbi namang Executive Committee Chairman si Joel Marcelo G. Jimenez na Director ng RGMA Network Incorporated, Executive Committee Chairman and Director ng GMA New Media Incorporated at iba pang subsidiaries ng GMA Network. Mananatili naman chairman of the board si FLG at magsisilbing advisor ng kumpanya. Sa mahigit dalawang dekadang pagiging CEO ni FLG, maraming naabot ang GMA. At sa bawat tagumpay, alam ni FLG kung sino ang dapat na pasalamatan. Ang Diyos at ang mga taong bumubuo ng GMA. I have always said that our people
are our best assets. The equipment that we buy will depreciate the moment we use them. But the stories we create live in the hearts of our viewers and appreciate over time. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.